Magandang hapon! Ito ang special coverage ng UNTV sa kasalukuyang krisis sa kalusugan na nararanasan sa bansa at sa buong mundo. Narito ang ating headlines. Secretary Francisco Duque III nanawagan sa mga umuwing OFW na healthcare workers na hindi pa nakaalis ng Pilipinas na tanggapin ang alok na trabaho ng Department of Health. Center for Health Development Northern Mindanao nagpadala ng 11 health workers bilang pagtugon sa kakulangan sa frontliners sa Metro Manila. Libo-libong trabaho alok ng pamahalaan sa online jobs fair na isasagawa sa September 14 hanggang 18, 2020. Hiring ng nasa 50,000 contact tracers, target na masimulan ng DILG sa Setyembre. At pagkalunod ng 2 minor de edad sa Odyongan, Romblon, nakuha na ng video. Tayo ay sa bayang napapanood sa social media accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Sa bayan din tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa mga health workers na hindi pa makaalis sa Pilipinas na tanggapin ang alok na trabaho ng Department of Health. Ayon naman sa Filipino Nurses United, dapat tiyakin ng gobyerno na may dagdag benepisyo at tulong para sa mga medical frontliners. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nanawagan po ako sa ating mga nurses. Alam niyo ba, parang may 1,000 yata na mga OFWs na bumalik, na mga healthcare workers, na ang OWA, and I forget, someone who tried to facilitate yung kung pwede silang bumalik bilang mga healthcare workers sa mga ospital natin. 25 lang ba naman ang nag-sign up? Okay. Yung iba, ayaw. Ito ang naging pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng panawagan ng DOH para sa emergency hiring program ng healthcare workers na inilunsad noong Abril. Ayon sa kalihim, ang mga healthcare worker na hindi pa makakaalis dahil sa umiiral na deployment ban ng 14 na categories ng healthcare workers sa ibang mga bansa, maigi anyang manilbihan muna sa Pilipinas ang mga ito at makipagkaisa sa pamahalaan dahil 25 pa lang sa mga ito ang nagsumite ng kanilang aplikasyon. Ayon pa kay Secretary Duque, pagkakaisa ang dapat makita ngayon sa mga frontliner. I appeal to the sense of nationalism, the sense of patriotism of every healthcare worker. As a gera po tayo, magkaisa po tayo. Baguhin po natin yung ating pag-iisip sa gitna po ng pandemyang ito. At siguro, let's be selfless. Mahirap po ito, hindi po madali ito. It's not going to be easy anytime soon. It's going to be more difficult, but we just have to live with it. But, of course, the sense of nation must be an overarching consideration in the hearts of every health care worker, in every doctor, in every nurse, in every medtech. Ayon naman sa Filipino Nurses United, hindi naman sa tumatanggi ang mga medical frontliners sa panawagan ng gobyerno. Kailangan lang anyang maipakita ng pamahalaan na tiyak na may tulong at benepisyo para sa mga healthcare worker. Ayon pa kay FNU National President Maristela Abenujar, ikonsidera ng pamahalaan na may pamilya ang mga ito na dapat suportahan at mabigyan ng pangangailangan. Kailangan nila talagang iahon din sa kahirapan at magbigay ng financial stability sa pamilya ngayong panahon na may COVID. Kasi sana kung meron silang pera, hindi sila masyadong hirap doon sa paghahanap ng ospital at saka doon po sa pagbili ng mga kinakailangan. May mga sumubok na rin naman anyang nag-apply sa mga ito, ngunit ang ilang ospital, wala naman umanong bakanteng posisyon. Magsilbi muna dito bago sa labas. Marami doon sa mga nag-apply natin na nurses na napipigilan ng deployment ban ay nagtrabaho naman na dito sa ating bansa. May iba dyan nagtrabaho sa DOH Hospital, LGU Hospital, yung iba naman ay sa private hospital. So kumbaga, meron na silang
as time, no, panahon na iginugol kahit pa mababa ang sweldo na tinatanggap nila, no, nagstay sila, yung iba nga volunteers lang for 1 or 2 years. Nanawagan din ang FNU sa Department of Budget and Management na maibigay sa kanila ang nararapat na sahod na nakalaan para sa mga posisyon ng mga healthcare worker. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng medical frontliners ang Department of Health Region 10 sa Metro Manila. Ang mga ito ay karagdagang puwersa para tugunan ang pangangailangan ng medical frontliners sa NCR na may pinakamaraming kaso ng nahawa ng COVID-19. Narito ang report ni Weng Fernandez. Bilang pagtugon sa kakulangan ng mga frontliners sa National Capital Region, 11 health workers mula sa Department of Health Region 10, Center for Health Development Northern Mindanao ang nagboluntaryong tumugon sa panawagang ito. Ito'y kinapapalooban ng isang doktor, 7 nurses at 3 medtechs. Ayon kay DOH 10 Regional Director Dr. Adriano Subaan, isang buwang do-duty ang mga nasabing health workers sa East Avenue Medical Center. Ayon pa kay Director Subaan na intindihan ng mga nasabing health workers ang pangangailangan kaya nagkusa ang mga ito na bumahagi. Matatanda ang hiniling ng ilang frontliners sa NCR kay Pangulong Duterte na isailalim sa ECQ ang Metro Manila upang makapahinga ang mga ito kahit 2 linggo lang. Ipinagmalaki naman ng DOH Region 10 ang malasakit at lakas ng loob na ipinamalas ng kanilang health workers. Sila anila ay mga warriors with a heart. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaalala ng Duterte Administration ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa susunod na 12 buwan ayon sa Malacanang. Reaksyon ito ng palasyo sa lumabas na resulta ng Social Weather Station Survey na 36% ng mga Pilipino ang inaasahan ng masasama pa ang kalidad ng kanilang mga buhay sa hinaharap. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kinikilala ng palasyo na lubhang apektado ng COVID-19 pandemic at quarantine restrictions ang socio-economic conditions ng mga mamamayan. Ito anya ang dahilan kung bakit inihahanda ng mga economic managers ng administration ang Whole of Society program para sa recovery plan ng pamahalaan. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya, muling pag-uumpisa ng build program, pagpapaigti ng health system capacity ng bansa at paghahanda sa new normal sa pamamagitan ng digital transformation, muling sisigla at lalago ang ating ekonomiya. Magsasagawa ng online jobs fair ang pamahalaan para sa 1,000-1,000 bakanting posisyon sa gobyerno. Panawagan ng Civil Service Commission, samantalahin na ang pagkakataon, lalo na sa mga nawalan ng trabaho dulot ng pandemya. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Sa pagtayar ng Department of Labor and Employment, nasa 3.3 million ang mga manggagawa na nabawasan ang oras o nawalan ng trabaho mula nang kumalat ang COVID-19. Bukod pa ito sa 7.43 million na unemployed sa bansa base sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Abril. Pero ang Civil Service Commission o CSC ay magsasagawa ng 2020 Online Government Career Fair mula September 14 hanggang 18, 2020. Kailangan lamang na may eligibility o pasado sa Civil Service Exam. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, nasa 260,000 posisyon ang bakante ngayon sa mga opisina ng gobyerno. Kabilang na dito ang clerk hanggang sa division head kung saan ang sweldo ay ibabase sa Salary Standardization Law. Maabot sa 76 na ahensya ng gobyerno ang sumali sa online jobs fair ng CSC ngayong taon na doble sa dami ng mga lumahok noong nakaraang taon. At sa lahat pong naghahanap ng trabaho at gusto pong at qualified po kayo, please join us as we serve the public, as we serve our country. Pagkakataon na po ninyo ito para manilbihan sa ating bansa. Gumawa lamang ng account sa jobstreet.com.ph para makita ang mga ahensya at posisyon na maaaring applyan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Target ng Department of the Interior and Local Government na masimulan ang hiring ng contact tracers sa oras na mairilis na ang 5 bilyong pisong pondo mula sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Narito ang report ni Joanne Nano. Hinihintay na lamang ng Department of the Interior and Local Government na maratipikahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 at malagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago maumpisahan ang hiring ng karagdagang mga contact tracers. Sa isang panayam, sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na sa oras na maisabatas ang Bayanihan 2 at mai-release ng Department of Budget and Management ang pondo, pwede na nilang simulan ang pagkuha ng mga bagong contact tracers para sa mas malawak na paghahanap sa mga taong posibleng may COVID-19. Ayon kay Yusek Malaya, posible anila itong maumpisahan sa Setyembre. Sa ilalim ng Bayanihan 2, nasa 5 billion pesos ang pondo na inilaan ng mga mambabatas para sa hiring ng contact tracers. Mula sa budget na ito, sinabi ni Malaya na posibleng makapag-hire ng nasa 50,000 contact tracers ang DILG, alinsunod sa 1:37 ratio na rekomendasyon ni Baguio City Mayor at Contact Tracing SAR Benjamin Magalo. Prioridad ng DILG na maideploy ang karagdagang contact tracers sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Bulacan, kung saan patuloy pa rin tumataas ang kaso ng COVID-19. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 85,000 na contact tracers ang nag-iikot sa buong bansa ayon sa ahensya. At habang hinihintay ang budget, sisimula na ng kagawaran ang pagbalangka sa guidelines ng deployment ng contact tracers. Isa ang contact tracing sa itinuturing na epektibong paraan upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng COVID-19. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nanawagan si National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at Department of Justice Secretary Menardo Guevara sa mga simbahan at spiritual leaders na palakasin ang loob at bigyang pag-asa ang mga Pilipino. Ito'y sa gitna ng anilay tumataas na kaso ng suicide ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Nagbabalik si Joanne Nano. Nababahala ang National Task Force Against COVID-19 at ang Department of Justice dahil sa dumaraming kaso umano ng mga Pilipinong nagsusuicide sa gitna ng krisis sa COVID-19. Sa isang payag, sinabi ni Secretary Menardo Guevara na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Secretary Carlito Galvez Jr. hinggil sa pagka-alarma nito sa tumataas na kaso ng mga nagpapakamatay ngayong may pandemya. Kaugnay nito, hinihikayat nila ang mga simbahan at spiritual leaders na magbigay ng counseling at gabayan ng kanilang mga miyembro na nakararanas ng depresyon dahil sa mga nawala ng trabaho, matinding kalungkutan, pangamba sa pagkakasakit at matinding kahirapan sa buhay. Batay sa huling report ng National Center for Mental Health, dumoble ang bilang ng mga natatanggap nilang tawag sa kanilang crisis hotline mula nang mag-umpisa ang lockdown dahil sa paglaganap ng COVID-19. Noong June 2020, umabot na sa 30 hanggang 35 na tawag sa loob ng isang araw ang natatanggap ng NCMH mula sa dating 13 hanggang 15 lamang bago pa ang krisis sa COVID. Mula buwan ng Marso hanggang Mayo ngayong taon, umakyat sa 500 tawag ng mga nagpapakonsulta ang naitala ng NCMH kada buwan na lubhang mataas kumpara sa 400 konsultasyon noong May 2019 hanggang February 2020. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na nagpatupad ng mas matagal na lockdown dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Samantala, bago pa man ang krisis sa pandemya ay may naisulat na si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International sa kanyang blog na MrControversyExtraordinary.com hinggil sa nararapat na gawin ng isang tao na nakararanas ng depresyon ayon sa Biblia. Maging ang bagong segment sa YouTube channel ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na KDR-TV na K-drama o Kristiyano drama ay may mga short film na tumatalakay sa mga nararapat na pag-uugali ng isang Kristiyano at paano ang dapat gawin sa mga pagkakataong may problemang pinagdaraanan. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng Malacanang na may direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police hinggil sa paglalabas ng impormasyon kaugnay ng insidente ng pagpaslang sa rights defenders at activists. Narito ang report ni Rosa Licos.
Walang katotohanan ang paratang ng Commission on Human Rights o CHR laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa pahayag ng CHR na may utos umano si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ibahagi ng Philippine National Police ang impormasyon nila kaugnay ng investigasyon sa pagpaslang sa mga aktivista at rights defenders. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bilang opisyal ng korte at isang abogado, sumusunod ang punong ehekutibo sa rule of law at nais niyang umira lang hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso at karahasan at kanilang mga pamilya. Dagdag pa ng palace official, interesado rin ang administrasyon na mahayag kung sino ang nasa likod ng pagpaslang na isinisisi sa mga puwersa ng pamahalaan. Nangako rin ng Duterte administration na papanagutin ang mga nasa likod ng karahasan. Ayon naman sa CHR, limitado ang ginagawa nilang pagsiyasat dahil sa banta ng coronavirus pandemic at mga quarantine restriction. Kulang 90 ng insidente ng pagpatay sa mga progresibo at human rights advocates ang iniimbestigahan ng komisyon mula 2017 hanggang 2019. Bukod pa ito sa nangyaring pagpaslang kina anak Pawis Partyless Chairperson at National Democratic Front Consultant Randy Echanis at Bacolod-based human rights activist Sara Alvarez. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Obligado na ang mga residente ng Quezon City na ipakita ang kanilang quarantine pass o company ID tuwing papasok sa mga establishmento sa lungsod. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Hindi na basta-basta makapapasok sa mga establishmento sa Quezon City ang sinuman nang walang ipapakitang quarantine pass o company ID na nagpapatunay na pwede itong lumabas ng tahanan. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, ang naturang hakbang ay upang malimitahan ang galaw ng mga tao at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang sa mga establishmentong magre-require ng quarantine pass o company ID ay ang mga commercial buildings, palengke at shopping centers. Sa ilalim ng updated GCQ guidelines ng QCLGU, ang mga nagsasagawa ng mga non-contact at non-group outdoor exercises katulad ng pag-ehersisyo sa labas, bicycling, paglalaro ng tennis, badminton at golf ay kinakailangan din magpakita ng quarantine pass. Hanggang 2 quarantine pass naman ang maaaring ibigay ng barangay sa bawat tahanan. Base sa QCLGU, nasa 9,540 na ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod. 2,233 dito ay active cases, 6,916 ang recoveries at 391 naman ang namatay dahil sa COVID-19. Vincent Arboleda, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Binuksan kaninang umaga ang mga bagong vending stall sa Ilaya, Divisoria, Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, malaking tulong ito upang maiwasan ang dati nang nangyayaring pangungutong sa mga vendor sa lugar. Narito ang report ni Dante Amento. Pinangunahan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pagbubukas ng 100 bagong vending stall sa Ilaya Street, Divisoria sa Maynila kaninang umaga. Isa itong hakbang ng lokal na pamahalaan para mabigyan ng maayos na lugar ang mga maliliit na negosyante sa pagbebenta ng paninda. Ayon kay Mayor Isko, ito ay paraan upang maiwasan ang pangungutong ng ilang individual sa mga vendor. 40 pesos lamang ang babayaran ng mga vendor kada araw. Ang proyekto ay bahagi ng Build-Build program ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Matatanda ang una nang pinaalis ng alkalde ang mga nagtitinda sa isang bahagi ng Ilaya dahil sa napakarumi bunsod ng tambak ng basura. Ikinagalit din ito ang kawalan ng disiplina ng ilang mga nagtitinda doon. Agad itong pinalinis sa mga tauhan ng lungsod at tumulong na rin ang mga tauhan ng barangay para mamantine ang kalinisan dito. Gumawa ng paraan ang lungsod para mailagay sa kaayusan, partikular ang mga tindera, sa pamamagitan ng stalls para hindi mag-aagawan ng pwesto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ini-lockdown ang Purok 7 ng Barangay Holy Redeemer sa Butuan City matapos makapagtala ng 2 bagong nagpositibo sa COVID-19. Narito ang report ni Raymond Octubre. 2 residente ang nadagdag sa naitalang nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Holy Redeemer, Butuan City. Dahil dito, pumalo na sa 7 ang kabuuhang kaso sa naturang barangay at isa ang nasawi.
Kaya naman isinailalim sa lockdown ng Punok 7 ng Barangay Holy Redeemer kung saan nagmula ang dalawang bagong nagpositibo sa virus. Umabot naman sa 78 ang mga residente dito na nagpositibo sa rapid test na nakasalamuhan ng mga nagpositibo. Naka-isolate na ang mga ito at hinihintay na lang ang resulta ng kanilang swab test. Bawal munang pumasok sa Punok 7 ang hindi residente habang sinasala naman ang paglabas ng mga tao sa lugar ngayon naka-lockdown. Ayon sa lokal na pamahalaan, kaya ini-lockdown at dumami ang kaso sa Punok 7 ay dahil sa mga residenteng patuloy na binabaliwala ang quarantine protocols. Matapos ang magpupulong ngayong araw, inaasahang sasailalim din sa lockdown ang ilan pang barangay sa lungsod sa mga susunod na araw tulad ng Barangay Ambago at Buhangin na itinuturing na COVID-19 hotspots. So after assessment sa atong CHO, kung unsa ni nga mga areas ang ipang lockdown, kay ang makaingon na mag-udinaan na is kaning RIATF, although nag-proactive lang po ang barangay. Sa ngayon, umabot na sa 152 ang cumulative case ng COVID-19 sa lungsod. Tatlo na ang namatay at 110 naman ang gumaling. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawala ng tirahan ang nasa 200 pamilya sa Las Piñas City matapos ang malaking sunog na umabot sa Task Force Alpha kaninang umaga. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Tinatayang 150 bahay ang tinupok ng apoy sa magkatabing residential area sa Barangay Zapote, Las Piñas City na nagsimula pasado alas 10 ng umaga kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na pawang gawa sa light materials, bunsod na rin ng malakas na hangin. Matapos ang isang oras, itinaas ng BFP ang alarma nito sa Task Force Alpha na nangangailangan ng 16 na fire trucks dahil sa patuloy na paglaki ng sunog. Idineklara ng BFP ang fire out ala 1:45 ng hapon. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog kung saan apektado ang Basa 2 compound at Pag-asa compound. Ayon kay Barangay Zapote Captain Cesar Rubio, may ilang residente ang nagsasabi na nagmula ang sunog sa umapoy na kuryente. Sinasabi rito, parang sa kuryente, nag-apoy na lang daw eh. Wala namang casualty. Maraming totally burn na bahay. Tapos meron namin kami evacuation site na ililipat na yung mga tao. Kasalukuyan ang inililikas ang mga apektadong residente sa tatlong evacuation sites na itinalaga ng lokal na pamahalaan ng Barangay Zapote. Humihingi ng tulong ang barangay para sa damit at pagkain ng nasa 200 pamilya na nawalan ng bahay. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Babala, isang maselan na video mga kasangbahay ang masayang katuwaan ng mga minor de edad na ligo sa isang ilog sa Odjongan, Romblon na uwi po sa isang trahedya. Ang aktwal na pagkalunod, nakuhanan pa ng video ng kanilang kasama. Narito ang report ni Jolitz Matangat. Sa cellphone video na ito, nakuha mismo ng kaibigan ng 5 menor de edad na naliligo sa Bulwang River sa Barangay Gabawan sa Odjongan, Romblon kahapon. Makikita na naglalaro at masaya pa ang mga magkakaibigan habang ine-enjoy ang malakas na agos ng tubig. Hanggang sa tumayo ang isa sa mga bata at ilan nagpaagos na kusa sa tubig. Sinundan ito ng isa pang bata ngunit ilang sandali pa, hindi na lumutang ang mga ito. Ayon sa mga otoridad, mababaw lang naman ang ilog ngunit dahil sa lakas ng kalat ng tubig sa ilog, hindi na nagawa ng 2 biktima na makatayo pa hanggang sa tuluyang ng malinot. Kinilala ang mga ito na si Josh Brian Feltan, 10 taong gulang, at pinsan nitong si Mary Joy, 16 na taong gulang. Kaninang umaga, nakita ang mga labi ng mga biktima, 200 metro ang layo mula sa pinaglubugan ng mga ito. Sa ngayon, nasa St. Ruiz Funeral Home sa Barangay Poktoy ang mga labi ng mga biktima. Paalala ng mga otoridad na ipinagbabawal na ang paliligo sa ilog. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, sinabi naman ng leader ng World Health Organization o WHO na inaasahan niyang matigil na ang pandemya dulot ng COVID-19 sa loob ng wala pang 2 taon. Sa isang regular na media briefing ukol sa COVID-19 sa Geneva kahapon, ipinaalala ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang Spanish flu noong taong 1918 na kumitil sa buhay ng may 50 milyong tao
ay umabot ng 2 taon bago mapuksa. Dagdag nito, may bentahe ang mundo ngayon dahil sa moderno at maunlad na teknolohiya upang mapatigil ang coronavirus pandemic. Kasama na rin anya ang global solidarity. Of course, with more connectedness, the virus has better chance of spreading. It can move fast because we are more connected now. But at the same time, we have also the technology to stop it and the knowledge to stop it. So we have a disadvantage of globalization, closeness, connectedness, but an advantage of better technology. Sa ngayon, malapit na sa 23 milyon ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng sakit na COVID-19 sa buong mundo. Mga kasangbahay, kung may na-miss kayong balita o nais nyo lang muling mapanood ang mga news program ng UNTV, maaari nyo itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. Tuloy-tuloy po ang pagseserbisyo ng digital clinic na inilunsad ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International o MCGI. Sa mga gustong kumonsulta sa doktor, subalit walang kakayanang makapunta sa ospital, tumawag lamang kayo sa aming 24/7 hotline. Ang mga numero na maaari niyong tawagan para sa mga Globe users, 0915-189-7007. Sa Sun Cellular naman, 0943-411-8001. Para sa Smart subscribers at mga Viber users, 0918-438-8988. At yan po mga balita sa oras na ito. Manatili kayo nakantabay sa UNTV para sa mga update kaugnay ng COVID-19 crisis. Ako po si Mon Hokson at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.